Yugyog ang mundo. Dinala ng Pilipinas ang pinakakinatatakutang sea monster mula sa Amerika. Manila, Philippines, sa isang makasaysayang hakbang na nagdulot ng shockwaves sa rehiyon ng Asia-Pacific, nakuha ng Pilipinas ang isa sa pinakakinatatakutan at pinakamalaking gunnery ship ng United States Navy, ang USS Montana. Ang makabuluhang pag-unlad na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa paghahanap ng Pilipinas para sa maritime security at pinatitibay ang pangako nitong ipagtanggol ang teritoryong karagatan nito. Ang USS Montana, isang Virginia-class na nuclear-powered submarine, ay ipinasa sa Pilipinas bilang bahagi ng isang strategic defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinagmamalaki ng 377-foot-long vessel ang isang mabigat na hanay ng mga armas at makabagong teknolohiya na ginagawa itong isang game-changer sa naval power dynamics ng rehiyon. Sa pagsasalita sa isang press conference sa Maynila, ipinahayag ng Pangulo ng Pilipinas na si Maria Santos ang kanyang pasasalamat sa suporta ng Estados Unidos sa pagpapahusay ng kakayahan sa karagatan ng bansa. Ang pagkuha ng USS Montana ay isang testamento sa matibay na pagkakaibigan at pakikipagtulungan sa pagitan ng ating mga bansa. Ito ay nagpapahiwatig ng ating ibinahaging pangako sa katatagan ng rehiyon at ang pagtatanggol ng ating soberanong tubig, pahayag ni Pangulong Santos. Kasama sa sandata ng USS Montana ang mga Tomahawk cruise missiles, torpedoes, at isang pandagdag ng 12 individual na VLS, Vertical Launch System, SILO, na maaaring magdala ng hanay ng mga missile. Ang makabagong teknolohiya, stealth na kakayahan, at advanced na sonar system ay ginagawa itong isang mabigat na puwersa sa ilalim ng ibabaw ng karagatan. Maaari itong gumana ng matagal nang hindi na kailangang lumabas, na nagbibigay ng malaking kalamangan sa pagsubaybay sa ilalim ng dagat at madiskarteng pagpoposisyon. Ang pagkuha na ito ay umani ng magkakaibang reaksyon mula sa mga kalapit na bansa sa Southeast Asia. Ang China, na iginiit ang pag-angkin sa teritoryo sa South China Sea, ay nagpahayag ng pagkabahala sa pinalakas na kakayahan ng Pilipinas sa hukbong dagat. Samantala, ang ibang mga manlalaro sa rehiyon, tulad ng Vietnam at Malaysia, ay nanawagan para sa patuloy na diplomasya, mapayapang resolusyon sa mga alitan sa teritoryo. Binigyang diin ng United States na ang paglipat ng USS Montana ay naaayon sa pangako nito sa seguridad at katatagan ng rehiyon ng Asia-Pacific. Sinabi ng kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si James Anderson, "Ipinagmamalaki naming tulungan ang aming kaalyado, ang Pilipinas, sa pagpapalakas ng mga kakayahan nito sa pandagat. Ang pagtutulungang ito ay binibigyang diin ang aming magkakasamang interes sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific." Naniniwala ang mga analyst na ang pagkuha ng Pilipinas sa USS Montana ay walang pag-aalinlangan na muling bubuo sa strategic balance ng rehiyon. Hindi lamang nito pinahuhusay ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, ngunit pinalalakas din nito ang diplomatikong pagkilos nito sa pagharap sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng mga alalahanin ng ilang kalapit na bansa, inulit ng mga opisyal ng Pilipinas ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang pagkuha ng USS Montana ay tinitingnan bilang simbolo ng determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang soberanya nito at isulong ang isang patakarang nakabatay sa internasyonal na kaayusan sa Asia-Pacific. Habang dumadaong ang USS Montana sa karagatan ng Pilipinas, ang bansa ay gumagawa ng matapang na hakbang tungo sa pag-secure ng mga interes nito sa pandagat habang muling pinagtitibay ang pangako nito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon, pinatitibay ang posisyon nito bilang isang makabuluhang manlalaro sa komplikadong geopolitical landscape ng Southeast Asia.
Ang pagdating ng USS Montana sa karagatan ng Pilipinas ay sumisimbolo sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa, at ang paglalakbay nito tungo sa pagpapatibay ng seguridad sa dagat. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mabigat na firepower, ang USS Montana ay nagsisilbing isang malakas na pagpigil laban sa anumang potensyal na banta sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Sa isang rehiyon kung saan tumitindi ang mga alitan sa teritoryo at geopolitical tensions, binibigyang diin ng pagkuha ng Pilipinas ang mabigat na barkong pandigma na ito sa pangako nitong itaguyod ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang bansa ay matagal nang nagsusulong para sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa internasyonal na batas, partikular sa South China Sea, kung saan ang magkakapatong na pag-angkin sa teritoryo ay nagdulot ng malaking alitan. Ang presensya ng USS Montana ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe, handa at kayang ipagtanggol ng Pilipinas ang kanyang soberanya at interes sa dagat. Ang hakbang na ito ay inaasahang magpapalakas sa posisyon ng bansa sa patuloy na negosasyon at talakayan sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya, mga pandaigdigang stakeholder, hinggil sa panrehiyong seguridad at mga alitan sa teritoryo. Bukod dito, ang pagkuha ng USS Montana ay nagpapalalim sa estratehikong partnership ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang partnership na ito ay naging pundasyon ng patakaran sa pagtatanggol ng bansa sa loob ng mga dekada, at ang pagkakaroon ng isang barkong baril na gawa ng US sa karagatan ng Pilipinas ay lalong nagpapatibay sa bono na ito. Binibigyang diin ito ang ibinahaging pangako ng dalawang bansa na itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific. Gayunpaman, muling pinagtibay ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa diplomasya at mapayapang paglutas ng tunggalian. Bagamat ang USS Montana ay kumakatawan sa isang mahalagang aset ng militar, hindi ito nilayon na pukawin o palakihin ang mga tensyon sa rehiyon. Ang Pilipinas ay patuloy na nagtataguyod para sa multilateral na kooperasyon at dialogo bilang pangunahing paraan ng pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at mga hamon sa rehiyon. Habang ang USS Montana ay isinama sa mga operasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, walang alinlangang mapapahusay nito ang kakayahan ng bansa na subaybayan at pangalagaan ang mga hangganang pandagat nito. Magbibigay din ito ng suporta sa disaster response at humanitarian assistance missions, na lalong magpapalakas sa tungkulin ng Pilipinas bilang responsableng regional player. Bilang konklusyon, ang pagdating ng USS Montana sa karagatan ng Pilipinas ay simbolo ng determinasyon ng bansa na protektahan ang soberanya nito at itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ito ay isang testamento sa pangako ng Pilipinas na itaguyod ang internasyonal na batas at ang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran, kahit na sa harap ng komplikadong geopolitical na mga hamon. Habang dumadaong ang barko, nakahanda ang Pilipinas na gampanan ang lalong prominenteng papel sa paghubog sa kinabukasan ng Timog Silangang Asya, habang patuloy na nagtataguyod para sa mapayapa at diplomatikong solusyon sa mga isyung pangrehiyon.